11 na po ng mga suspects, mga kababayan, yung nasa kamay ngayon ng National Bureau of Investigation. So makikita ninyo kung gaano kabilis at seryoso sa kanilang trabaho at objective na ma-resolve yung kaso. Diniklara na po, mga kababayan, na fugitive si Congressman Tevez ng Negros Oriental. Ito po yung mismong sinabi ni DOJ Secretary Boyeng Grimolya. What? Patindihan niya, Mr. Maravillas. Sang-ayon ka niya sa sinabi ng Justice Secretary. Pag tinignan po ninyo, mga kababayan, yung translation sa Tagalog ng fugitive, simple man lang po, takas sa batas, or pugante. Yun ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, sa Tagalog. But before nating before ko pong i-share sa inyo yung detalye ng kwentong yan, like and share mo na po ng ating video ngayon, and click subscribe na rin sa ating YouTube channel, and hit the notification bell para lagi kayong updated po ng mga kaganapan dito po sa ating bayan. At maraming salamat din po pala, 42,000 na yung ating subscribers dito sa ating YouTube channel na to. Marami akong channel, yung dati kong channel, di ba, yung Dante Talks, medyo na disgrasya. Yan ang pinakamarami sana, 150,000 na yon. Kaya lang, binalitan na lang natin. So, click subscribe po at maraming salamat po sa inyo para malawak yung ating marating po. At huwag na rin po ninyo, mga kababayan, na i-skip yung ating mga commercial para sa ekonomiya ng ating bayan. What? Dinaman yung bayan niya yung economy ng bansang Pilipinas. So ito yung balita. Tevez already a fugitive, says Grimolya. Yan o. Isa na raw siyang pugante or takas sa batas. Despite the absence of a warrant, mga kababayan, yung arrest warrant, sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Grimolya, ngayon pa lang po, na itong si Congressman Arnie Tevez Jr. is already considered a fugitive for being suspected of committing a crime. So isa na siyang pugantian niya, or takas. Sabagay, kung i-analyze mo po, pinapauwi na siya. Yung knowledge than the president nagbigay ng guarantee sa kanya na ligtas ka niya, na lalapag. Mamili ka lang niya kung saan mo gustong lumapag, mayaman ka naman niya eh. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, may eroplano ka, saan mo gustong lumanding? Then magpapadala ako ng mga sundalo. Yung mga sundalo, 1 kilometers pa lang, doon sa lalapagan mong airport, gusto mo niya sa base airbase, doon ka lumapag, walang makakalapit sa iyo. You are totally secured. Pero hindi man po, no? Hindi man siya, mga kababayan, tumalima doon sa sinasabi ng ating Pangulo na nagbibigay sa kanya ng garantiya. Kahit nga yung kapatid niya po, si Governor, former Governor Price Henry Tevez, kapon, yun din yung appeal sa kanyang kapatid na I think niya, panahon na para umuwi ka na niya. Para sagutin ito mga akusasyon laban sa atin. Damay na rin po yung Governor, dating Governor. Dalawa na sila sa tinuturo na masterminds. Sabi ni Boyeng Grimolya kasi, mga dalawaan niya or tatlo, kasi isa siyang organisasyon, may organisasyon niya talaga na to-target dito
sa dating sa gobernador ng Negros Oriental na si Roel Digamo. So sabi rito, this came in response to Teves legal counsel's claim that the lawmaker is not a fugitive since the government has yet to issue. Wala pa niyang warrant of arrest laban sa kanya. Paano niyang maging takas? Paano niya maging pugante? Yun ang argumento, mga kababayan, ni Attorney Topacio. Yun ang abogado ni Teves. When one is suspected of having committed a crime, he is already considered a fugitive. He just did not show up, sabi po ni, paliwanag po ni Rimolya. May punto naman po, siyempre, pareha sila abogado. Alam po naman ninyo, mga abogado, kanya-kanyang interpretasyon ng batas. Kaya importante talaga na may judge. Yung judge, siyempre, abogado rin. Yung judge, yun ang nire-recognize, yung desisyon ng judge. Tapos, pag hindi pa na kontento, ini-elevate pa siya sa Court of Appeals or hanggang sa Supreme Court for the final decision. Sa mga bagay-bagay, may relasyon sa mga kaso na sinasampa po sa usgado. So, yung ultimate interpreter, the final interpreter of the law, yung Supreme Court po. Kaya huwag kayong malilito kung yung mga abogado, kanya-kanya silang pagkaintindi ng batas. Depende kung saan sila abogado, saan sila panig. Di ba? Kung hindi ba niya dapat panig Mr. Maravilla sa batas, tama po yon. They are officers of law. Tama po. Kaya lang, iba-iba nga yung interpretasyon nila. Ito nga pugante. Pugante lang. Yung term lang na pugante, takas, iba-iba na yung pagkaintindi nila. What? Ngayon talaga niya, Mr. Maravillas. You know, the actions would speak louder than words. Sabi po ni pugante, ni paliwanag po, mga kababayan, ni Rimolya. The actions would speak louder than words. It's that he is not showing up, that he is evading us or trying to evade the law, he added. Yun, mga kababayan, ang punto. Pag ikaw ay umiwas sa batas, takas. Tumatakas ka. Di po ganti yun. Sa English po, that's yung tawag dyan is fugitive. Ang tunog niyan dapat div. Pero ang basa ko talaga niyan, mga kababayan, is the old pronunciation niyan na natutunan ko. Narinig ko lang doon sa teacher kong abogado. Fugitive. Pero chineko, hindi pala tiv. At dapat tunog niya, fugitive. O, di, okay. Pati sa pag-pronounce po, mga kababayan, ng salitang ito, iba-iba. Nagtaka pa kayo kung bakit yung interpretation po, pronunciation nga po, iba-iba, yung interpretation pa. Ngayon, nagtanungin, mga kababayan, si Boying, kung bakit niya wala pang warrant of arrest ang ini-issue ninyo, ini-issue ng usgado against Teves. Ngayon, sabi niya, it is because niya of the due process. Nasa case build up pa, mga kababayan, hindi man yan, yung ura-urada, hindi madali. Kasi yung mga investigations dapat makumpleto muna para masigurong malakas yung mga ebidensya. Pero sabi po, yung latest na pronouncement nila,
yung Justice Secretary saka pati yung kapulisan and DILG Secretary si Benor Abalos, malakas na niya yung asunto namin. I-file na ninyo. Diba? Para makapag-issue na ng warrant of arrest. Ito kasi yung tinatanong sa inyo eh. Medyo ganyan, parang lahat lang kwento ah. Pumaba yung drama. Pero itong case na to, kailan pa lang naman nangyari? March 4 o March 28 pa man lang po. So, kung ikukumpara natin sa ibang mga cases po, yung sa Sabongero nga, missing sa Sabongero, ngayon lang nagkakaroon ng progress, panahon pa yun ni President Digong. Yung missing sa Sabongeros, o ngayon lang, sa panahon mga kababayan ni President Bongbong Marcos, nagkaroon ng progress sa kaso ng mga missing sa Sabongeros. Talaga mahirap yung pag... yung case build up, yung pag-anap ng mga ebidensya po, una, mabuti na lang sumuko kaagad yung mga suspects. Kaya maganda itong progress nitong kasong ito ni Digamo. At saka may nahuli agad-agad. 7 hours after the incident of massacre, may nahuli agad. Ilan yon? 4 yata yon, yung nauna, o 5. O diba? At may sumuko. Yung the rest, 11 na po ng mga suspects, mga kababayan yung nasa kamay ngayon ng National Bureau of Investigation. So makikita ninyo kung gaano kabilis at seryoso sa kanilang trabaho at objective na marisolba yung kaso ng massacre sa Negros Oriental. So with that, bigyan natin ng tamang commendation, appreciation, salute to the authorities kasi mabilis na silang gumalaw ngayon. Mabilis na po. Sabi ni Boying, we want to pause the process but we're talking about human rights in due process. That is how the law works. Ganyan talaga niya yung galaw ng batas. We have to respect due process of law, whether house law it is, paliwanag ni Boying. Unless in hot pursuit anya, we cannot arrest a person. We have to give him the light of day in court or in the preliminary investigation, sabi po ni Rimolya. Ngayon, sabi rin dito mga kababayan sa balita, nililink ni Boying Rimolya si Tevez sa isang criminal organization. Sabi rito, Justice Secretary, inquirer po ang binabasa ko na balita, baka nagduda kayo kung ano source natin, yung reference natin ibigay ko sa inyo. So ito, Justice Secretary Jesus Crispin Rimolya said Negros Oriental Congressman Arnie Tevez Jr. might have links to a criminal organization that could allegedly be behind the series of killings in the province including the assassination of Digamo. I don't want to speak until the case has been filed but there's a big possibility that Congressman Arnie Tevez is involved in all of this. Ibig sabihin, yung mga previous killings na nangyari. At a press briefing, Rimolya said Tevez was considered to be one of the masterminds in the March 4 killing of Digamo and 8 others. Then with the raids naman, mga kababayan, doon sa sugar mill ng ganyang kapatid na si Price Henry Tevez. So, sabi doon sa balita kanina na kinoconsider na isa rin sa kasama sa nagplano mga kababayan sa pagtumba sa gobernador
yung dating governor din, yung pinalitan ni Digamo. Di ba? Si Price Henry Tevez. So, yun man lang po mga kababayan, yung mga developments ng mga balita. Gusto ko lagi kayong updated sa mga pangyayaring ito para alam ninyo po yung progress ng kaso. O, di ba? Ngayon, mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area, mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, mga kababayan, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Hindi man siya po gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? Di bueno, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.